Okay, magandang hapon mga katipid. Meron ako ituturo sa inyo na tricks. Simpleng tricks lang to pero useful to, makakatulong to sa atin. Lalo na kapag ka nagbabiyahe tayo, ano? Ito siya mga katipid. LED lamp sa loob ng compartment natin. Para kung sakaling nagbabiyahe tayo, tapos may kukunin tayo sa compartment, lalo na sa mga madidilim na lugar, hindi mo na kailangan mag-flashlight o umuha ng cellphone para hanapin kung saan na siyang iilam. Okay mga katipid, simulan natin. Bali ang ginamit ko rito, itong LED lamp, tapos itong brake light switch to ng Euro 150. Pwede rin yung Pantimix, pang 155, pang mga, basta pang brake lights yung sa handle, tulad nito, sa akin. Sample, yan, yung nasa loob na yan, yung may tanso. Ito yan, mga katipid. Karamihan ng motor, halos lahat ng motor may ganyan. Ito pang Euro 150 itong ginamit ko, no? Okay, tuturo ko na sa inyo kung paano. Una, ito yung brake light switch, may dalawang wire siya, no? Ito siya, di ba? Susundan nyo siya. Ito, may dalawang wire siya. Okay, itong isang wire, lalagay natin sa positive ng LED. LED lamp. Yan, no? Yan siya. Matibig. Yan yung positive ng LED lamp. Nilagay ko sa brake switch. Tapos yung isa, yung isang wire ng brake switch, ilalagay nyo sa positive ng battery. Positive ng battery natin ilalagay. Okay. Teka lang, lalagay natin. Okay. Tapos ipan. Yan siya, no? Yan. Tapos, itong, wala, natanggal itong isa. Kabit natin to dito sa, yan. Itong positive ng LED, papunta sa wire ng brake light switch, yung isa. Tapos, yung isang wire ng brake light switch, papunta sa positive ng battery. Tapos, itong negative ng LED, ilalagay natin siya sa negative ng battery. Yan, nakita nyo, umilaw na agad, no, mga katipid. Umilaw na agad siya. Yun, ihigpitan lang natin itong sa battery. Yan. Tapos, pagdating dito, binutasan ko yung sa compartment ko. Doon ko siya nilusot. Tapos, nilagyan ko siya ng washer. Paikot. Akot siya nilagyan ng pandigit. Ng mighty band. Kasi, para in case na pagbaba nitong upuan at tumama na siya rito, hindi niya itutulak to palubog. Bali, sasanggayin siya ng washer. No? Kaya pansin nyo, pag pinindot ko yan, mamamatay siya. Pag binitawan ko, bumukas siya. Kaya pag binuksan, sinara nyo yung compartment, kaya pansin nyo, may ilaw. Alam. Kaya pansin nyo, may ilaw sa loob. Pagka sinara ko, mamamatay. Pag binuksan ko, ilaw ulit. Pag sinara ko, mamamatay. Yan, makakatulong sa atin yan mga katipid, lalo na sa madilim yan. May ilawan niya yung buong compartment mo, makikita mo. Pero suggest ko sa inyo, kung gagamit kayo ng LED, ang gamitin niya kulay puti, kasi itong azul medyo masakit siya sa mata. Okay, salamat mga katipid, sana may natutunan kayo at may naitulong ako sa inyo. Sa susunod na video natin, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng kill switch ng motor natin ito, para kung saling mag-weld yung motor natin, madali lang siyang patayin. Para to sa mga semi-automatic at automatic na motor. Para kung sakaling mag-weld siya, mapatay mo agad. Pakita ko sa inyo. Okay. Ano? Papansin nyo. Papansin nyo. Pagka pinindot ko siya, mamatay siya agad. Sa susunod na video, yan ang tuturo ko sa inyo. Pa-like and subscribe na rin sa channel natin mga katipid. Okay, maraming salamat sa inyo mga katipid. Sa ulitin.